Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po kami sa aming program. Sana po ay masiyahan po kayo sa aming program ngayon at maging mas masaya po kayo para po tanggal stress. Ayun po. Ito po si Nova. Okay, hello everyone. Narito na naman po kami muli ni Miss Treasure dito po sa programang Love Notes and Memories. Sana kayo po ay mapasaya namin at kiligin. Oh, diba? Kiligin ah. Kiligin, maantig ang inyong damdamin ngayong araw ng Huwebes. Yes. Dito lamang po sa Kakampi Online Live. Ayan. Okay. Magbabasa okay. Na ako ng aking... Baka may batiin ka muna. Mamaya na yun. Ngayon na ba yun? Okay. Happy birthday to Dr. Jun Tan. Happy birthday from Dynamic Family. Okay? Okay. That's it. Mm-hmm. Okay, so simulan po natin. At syempre, bago natin simulan pala, narito pa rin ang pambungad bilang muna natin. Okay. At aawitin yan ni Mr. Jumides Maturan. Okay, friend. Thank you, Bert Maturan, sa binigay mo sa akin, yung pinorward mo sa akin song ni Jumides Maturan. Yung solo mo, Bert, hindi ko talaga makita, nawawala, pasensya ka na. Oh. pero
pero thank you. Ang ganda ng boses ng iyong pinsan. Oo, okay. Ang galing naman niya talaga, di ba? Oo, totoo. Mm-hmm. Ang ganda. Thank you, Bert Maturan. Sana maging guest kita rito, no? Para makita mo sila, no? Tapos isama mo si sino ba 'yon? Si Alvin Patrimonio, para okay, no? 'Di ba? Kayong dalawa mag kumanta, 'di ba? No. Ano masasabi mo, Miss Nova? Oh, syempre naman, kilalang kilala si Mr. Yumides and Bert Maturan, 'di ba? Yes, okay. So, you're very lucky na naging kaibigan mo rin sila. Ay, oo. Best friend ko sila. Matagal na yan. Mm-hmm. Talaga maganda ang boses ni Bert. At saka okay siya. Mabait. Wala akong masabi sa kanya. Hindi siya. He is very humble. Mm-hmm. Kaya, I like it. Okay, mga kaibigan, paki-like and share lang. At pwede po kayo magbigay sa comment section ng message regarding po dito sa mga babasahin ni Miss Treasure na mga love notes. Ang pamagat po ng ating programa ay Love Notes and Memories. Okay, so here we go, Miss Treasure. Yes. Simula muna yung love letter dyan. Yes. Sana magustuhan po nyo at thanks sa mga sumulat sa akin at nag-text, no? Pero yes. thank you po. Hindi po ako talaga sumasagot sa mga call nyo. Well, hindi po ligawan yun. Tatawag lang po kayo sa akin at magte-text. Pero sorry po, hindi po talaga ako nagte-text sa iyo. Sa inyo, yung magkauusap tayo. Sa mga kakilala ko lang po ako nakikipag-usap. Baka po magalit yung aking sweetheart. Wow. May nililihim ka. Ayan, oh. Nag-chat na ang iyong friend. Ganzi. Si Ganzi. Pabalatsi. Agad okay. Na naman ang ano niya. Hi po, Miss Treasure, sabi niya. Okay. Ayan, happy watching, Miss Ganzi. Is this a lady? Oh, yes. Okay. She is our creatress. Gangsi, okay. Pabalatsi. Uh-huh. Binaligtad lang niya yung pabalate. Pabalatsi. okay. Yung gangsi, binaligtad lang yung pangalan niya. Okay. Mahilig sa balibaligtad tong taong to. Mahilig talaga siya sa baliktaran. I'm sorry. Eto na tayo, nagsimula na tayo. Hello po, Miss Ganzi. Yes. Ayan. Okay. Again, happy watching po sa inyo. Okay. At syempre, nandyan si Ma'am Fem Fineda Nicodemus. Yes. Dito po sa Pasay City. Okay. So, simulan na natin. Okay. Miss Treasure. Hello. Ito po kasi ay galing kay Neng Malolos. Aba, sa Malolos to, ha? Miss Treasure, boyfriend ko po, sa una lang okay. Dati po, ma-effort naman. Ma-effort po siya. Saan-saan na lang ako ibinababa ngayon. Kasi po, may nangyari na sa amin. Yun po pala, iba na siya na... iba na ang nilalandi niya. Bastos po talaga. Karamihan po sana siya. Karmahin po sana siya. Huwag naman. Pagdasal mo na lang. Okay lang po sana kung mahusay siya. Bano naman po. Ay nako, nakakahiya po. Ano po masasabi mo sa tangang ganon magromansa? Oh my God, eto na naman po tayo. Parental guidance na naman po tayo. Di ba? Oh yes. Okay. Alam mo, yung kasing boyfriend mo, sabi mo, nagkaroon kayo ng, dati binababa ka sa okay na lugar, ibinibigay sa iyo kung ano ang iyong dapat gawin. Parang ibang pagmamahal. Nang kayo magtagal na at nagkaroon na kayo ng di ko akalain intimacy, iba na yung naramdaman mo sa kanya. Parang niloloko ka na, nakalima na kayong beses na nagpunta sa yung ganyan. Anong sila, ganyan? Yung nagpunta sila sa motel, five times na. Tapos after na, siguro nagsasawa na raw yung boyfriend niya, kung saan-saan na lang siya ibinababa. Hindi naman sa akin, hindi maganda yon yung kung saan-saan kayo.
Jesus ko, eh, nagmahalang kayo dati, tapos naiiba na ngayon. No? Eh, sa akin, pag ganun ang lalaki, at hindi na niya binibigay yung dati niya, eh, makipaghiwalay ka na lang kaysa sa bastusin ka. Di ba, Miss Nova? Hmm. Ano masasabi mo ta? Bastusin? Oo. Kabastos-bastos ka ba? Baga. Mag-boyfriend. Yes, so niyaya niya sa hotel, yes, or motel. Naka 5 times na raw sila. 5 times na. Pero dati hinahatid siya. Oh, at saka very parang ano, gentleman. Very gentleman siya. Ngayon po, kung saan-saan na lang niya ako nila binababa. After na... Anay, may nangyari na sila. Nakaapat na sila na nagpunta sa motel. Uh-oh. And then, naalaman na lang niya na meron na pala siyang iba na nilalandi. Napaka bastos po talaga ng boyfriend ko. Karmahin po sana siya. Wag mo naman siyang sabihan ng gano'n. Of course. Oo. Wag gano'n. Kasi, pagdasal mo na lang siya para tuminuman lang at maantig ang kanyang damdamin. Yan ang mahirap kasi pag binigay todo na natin, yung sarili natin. Mm-mm. Dapat kasi, Miss Treasure, at least man lang ay nag-iiwan tayo ng para sa sarili natin. Yes, siyempre. Eh, pero alam mo, Miss Nova, hindi naman kasi, wari mag-boyfriend kayo, hindi naman po pwede na hindi kayo magpupunta kung saan or magla-love, di ba? Mm-hmm. Eh, kaya nga kayo nag-boyfriend, girlfriend, para kahit paano, eh, meron kayong memories, yung gano'n. Pero, hindi naman dapat yung gano'n na maiiba ang ugali ng lalaki sa'yo. Parang hindi totoo yung pag-ibig niya sa'yo. Gusto lang niya gusto ka lang niyang parausan. Parausan. Yes. Eh, sinabi niya rito, Miss Treasure, may asawa siya. Baka po, ganun kaya... May asawa? Oo, may asawa That's siya. That's why. Yes, oo. Eh, sabi ko, siguro, kaya ganun, may asawa yung boyfriend mo, baka hindi kaya kayo nahuli or what, or ano? Kasi mahirap kasi yung ganun, mahuhuli kayo nung asawa, lalong mahirap. Lalo't kung madaldal yung babae. Mm-hmm. Diba? So, in short, bawal na pag-ibig. Bawal na pag-ibig. Yes. Kapag bawal na pag-ibig kasi, tago lang yan. Tago lang. Komplikado. So, napakahirap talaga na sitwasyon talaga. Okay, yes. Oo, totoo. Pero ang akin, kahit yung komplikado, yung babae, huwag kang masyadong madaldal. Madaldal yung babae kinekwento niya kung kani-kanino. Kaya lang, hindi naman daw niya akalain na magagalit sa kanya yung boyfriend niya. Uh-huh. Nang malaman ng boyfriend niya na pati picture ng boyfriend niya, pinopost niya, nagalit. Eh kaya nga, may tinatago. Eh bakit mo kasi ipopost? Uh-huh. Di ba? Masama yun, di ba? Oo. Hindi maganda na yung privacy ninyo, ay ipopost mo pa sa social media. Yes, bawal yun. Lalong-lalo na kapag nasaktan ka. Oo, di ba? At saka, wari ikaw ba, Nova, nung nagkaroon, di ba, siyempre nagkaroon tayo ng boyfriend nung araw, di ba, nagkaroon tayo ng asawa, yes. Ipinopost mo ba yung mga picture niyong boyfriend mo, kayong mag-boyfriend? Of course, no, that's my privacy. Oh, yes, oo. Di ba, kasi, katulad ko, hindi kasi ko palagay mo na, matanda na tayo, no? Yes. May edad na tayo. May edad na tayo. Yes. Hindi natin masabi, wari, yung isa sa atin, separated, yung nagkaroon ng separated ways na, ano? Walang marriage na perfect. Yes, no? Mm-hmm. O talaga, wala. Kaya lang, hindi ko kayang i-post yung boyfriend ko sa social media. Yes. Hindi ako natutuwa nung ganon kasi mas okay sa akin yung private na yung wari may nakita kayong magkasama, okay, that's it. Pero yung ipopost ko palagi siya, hindi. Ipopost ko siya siguro kung marami kami. Yung wari group. Yes. Yun. Ikaw, agree ka sa akin nung ganon? Yes, I agree. Mm-hmm. Siyempre,
kahit na sino, kailangan din ng privacy. Oh, yes. Oo. Iba naman yung talagang for public. Others kasi, lalong-lalo na kung magandang lalaki yung ano, very proud naman sila. Oo. Na talagang pinopost nila, oh, eto yung boyfriend ko. How if, komplikado ngayong sitwasyon, diba? Pero ako, friend, kahit ako, hindi ko pwedeng i-post yun ng ay, wari, hindi ako magpapaalam sa boyfriend ko. Kahit mo boyfriend yan, hindi magpaalam ka kung gusto niya na i-post na yung inyong picture sa social media. Eh ako talaga, kay gusto niya at hindi, ayoko. Okay. Pero kung siya ang magpo-post, okay lang. Okay lang sa'yo. Oo, okay. Eh, kasi siya, lalaki siya. Pero kung ako magpo-post sa lalaki, hindi ko gagawin. Para namang ako lumiligaw. Parang hindi maganda para sa akin, sa babae, no? Alam mo, pag boyfriend, girlfriend kasi, pwede pa yan magkahiwalay talaga, eh. Oo, naman. So, kapag ka-post ka ng post, lalong-lalo na kapag may nangyari sa iyo, yes, pwedeng balikan ka ng hindi maganda. Kaya nga, hindi ba? Others kasi pagkagalit, sige, post ng post, makaganti lamang, di ba? Eh, ewan ko, ako hindi kasi ako. Nag-aaway na nga kami, hindi ko pa sasabihin, eh. Hindi ko pa, kaya ko lang masabi yan kung, pare, may nagsabi sa akin o merong akong nalaman na sinabi ng boyfriend ko yun. Tsaka lang ako gaganti. Bakit? Ano ka, bakla? At kinikwento mo ba yun? Ako nga, hindi ko maikwento eh. Ikaw pa? Ganon. Kaya, hindi ako natutuwa doon sa pinopost yung picture. O, kaming dalawa. O, ipopost niya yung... Ako, hindi ko type. Ikaw ba type mo yung ganon? No, exactly no. Yes. Lalong-lalo na sa larangan ng trabaho natin. Yes, oo, diba? Sa atin. Oo, hindi kasi pwede. Kaya ako, pwedeng i-post yung sa aking picture, siya ang mag-post. Pero kung ako mismo ang magpo-post na kaming dalawa. Pwede naman i-post kung kaaya-aya, same doon sa kanya, kung papayag. Kailangan pag-usapan niyo munang matindi. Yes. Diba? At saka hindi, huwag kang post ng ganon. Oh. At saka may babae pa na naging boy, girlfriend daw siya. Pinamamalita niya na naging girlfriend niya. Yes. Kesyo, sasabihin mo na ganon, nagkita kayo, na tinawagan ka. Hindi ako naniniwala noon, natatawagan ka. Eh, siyempre, kilala mo ang boyfriend mo, di ba? O, ang boyfriend mo eh, mahiyain, hindi ka gaganunin. At saka kung ang boyfriend mo, eh, kilala ka, at ginagalang ka, hindi ka ipopost sa ganyan, sa social media. Number one talaga yung respect. Respeto lang. Iyan ang gusto ko. Please respect me. Ganon, palaging ganon. Kaya nga ako, ingat na ingat ako sa mga ganyan. Wari, parties. Oo, natural. Talagang napapansin ko yan. Minsan may nakikipagkilala. Pansinin ako, wala akong magawa. Ganda ako eh. Wow, ah. Yabang ano. Pero yan, ang anong pinakapayo mo? Sino yung may ari ng letter na yan? Si Ning. 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 I think it's not true love. Tama. Kasi pag pinopost ka, at saka hindi, yung nagalaw ka na, at saka after that, wala na. Tapos maalaman mo na lang, may iba na. Hindi maganda yung ganong klaseng lalaki. Dapat yan iniiwan. Di ba? Mm-hmm. At pag ganyang ang lalaki, parang hindi mo maintindihan kung bakla o ano eh. Di ba? Eh kung bakla, ang babae nga pag nag-chismis, ang pangit ng gano'n, di ba? Uh-huh. Sige, nekwento yung boyfriend niya ganito, yung boyfriend niya. Oo, may babaeng gano'n. Ang dami kong nalalaki. So, anong pwede niyang gawin? Kailangan pa i-release na niya yan? Yes. Alam mo, release? Kung ako yan, makipaghiwalay ka na lang at hindi ka giginhawa, unhealthy yung inyong relasyon. Okay. Hindi yan healthy. Ang healthy relationship, talaga natural, ang mga mag-boyfriend, nag-aaway. Uh-oh. Pero, hindi yung ganyang klaseng pag-aaway. Oo, iisipin mo yung mga kategorya kung anong klase. Yes. And love is not lost. Doon sinasabi natin. Yes, dati. Yes. Oo, totoo yan. Hindi ako natutuwa nung ganun sa iyo. Hindi ako natutuwa. Kaya kung ang payo ko sa iyo, hiwalayan mo na lang at magiging hindi healthy ang inyong relasyon. Yes. Marami pang manliligaw sa iyo. Kung ikaw ay maganda, alam mo, pag ikaw ay maganda, huwag ka lang maharot. Ang lalaki ayaw ng maharot ng babae.
Oo, yung siya ang yung siya nanliligaw. Maraming ganyan. Tapos sasabihin pa sa baba sa lalaki, ang gwapo mo, hindi ko kaya yun. Ang gwapo mo, gustong-gusto ko ito. Ay, Diyos Mar Joseph. Hindi ko kaya yun. Yung i-appreciate mo, okay lang yun. Pero pagka nagpakita ka ng motibo, parang hindi maganda. Hindi maganda yun. Hindi ko talaga kaya yun. Sa lalaki, pwede pa. Siyempre, lumilig. Ang lalaki lang. Pero alam mo, ang lalaki, pag sinabi ang ganda-ganda mo, totoo yun. Lalo nakasmile. Pero, tayo rin naman. Pero halimbawa, ako si babae, ba't mo ako nililigawan? Pangit ko naman. Tapos sasabihin nila lalaki, hindi gundo-gundo mo. Ano yung pambobola ba yan? Hindi naman. hindi yan ang bobola. Kasi alam mo, sinasabi mo sa kanya na ang pangit, ay hindi ka naman pangit. Ba't mo dinadown ang sarili mo? Yes. Huwag mo sabihin, pangit ka. Huwag kang magsalita ng gano'n sa lalaki kasi hindi naman niya sinasabi. Kasi alam mo, ang lalaki, pag napapangitan siya sa iyo, hindi yan sasama sa iyo. Nahihiya siya sa iyong kasama eh. Kaya ikakahiya ka niya. Ikakahiya ka niya. At saka isa pa, lalo na kung marot ka, respectful. Pag kasama mo yung lalaki, be respectful. Eh, ang lalaking marot, ayoko. Hindi ko type. Ang gusto ko, gentleman. A little serious. Decent. Decent. Gusto ko yung ganyan. Decent. Hindi ako natutukasan sa mga ganong lalaki. At saka ang lalaki, mahihiya pa sa yung, bang parang ligawan ka. Ay, ang daming ganun. Mahihiya pa. Patingin-tingin lang, mapapansin mo, tumitingin sa'yo, tapos tatanggalin bigla yung tingin niya, di ba? Ganon. Tsaka pinupuri ka ng lalaki. Pag love na love ka or in love, hindi makatingin ng diretso. Hindi. Kahit naman tayo, hindi ba? Pag in love ka, hindi ka makatingin ng diretso sa mata. Ikaw ba makakatingin ng diretso sa mata? Hindi. Siyempre, hindi. Sa una, hindi. Pero yes, pag naging kayo na, okay na. Ito, eye contact na. Pero hindi lang ganon. Pag nagkaroon na kayo ng intimacy, diba? Yes. Ayun. Hindi na kayo mahihiya sa isa't isa. Magkwekwento na kayo kung ano yung mga ganito. At saka pag ang lalaki, nagkwento yan sa iyo ng problema, mahal ka, trusted ka niya. Ayun. Pero pag hindi yan nagkwekwento sa'yo at puro kasinungalingan, huwag mo na lang pansinin, umalis ka na lang, lalo ganyan ang gagawin niya sa'yo, hiwalayan mo na lang. Ang healthy ang iyong relasyon. Okay, so that's the first letter. Yes. Gusto mo ba handugan natin si Ning ng release me? Okay, release me. Release me. Ay, wala pa si si RV. Okay. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa programang Love Notes and Memories. Mistress, galing po ito kay Lolet ng Quezon City. Yes. Lelet ng Quezon City. Miss Treasure, boyfriend ko po, pag may nakitang mga babae, umiikot ang puwet. Ano yan? Pag may hindi ko po malaman kung saan siya nagpupunta. Para po bang kitikiti? At kung sino-sino ang pinapansin, lalo po't nasa crowd, yung crowded area sila. Wari, siguro party ba ito? Siya po ay nagpapapansin sa mga babae. Kasama po ako, di man lang ako irespeto. Babaero po talaga. Ano masasabi mo doon? Babaero talaga yung asawa. Yes. Uh-huh. Ayan eh, boyfriend niya. Boyfriend yun. Niya, babaero. Yes. Ikaw, ano? Naniniwala ka ba doon sa nagsasabing natural lang maging babaero? Men are polygamous, sabi nila. Alam mo, ang babaero, meron talaga. Lalaki. But not all. Ang lalaki kasi, pag nakakita ng babae, siyempre natural, lago gulat, lalo kung maganda or sexy. Mm-hmm. Pero hindi kanyang papalitan. Hanggang ganun lang. Pero pag ang lalaki, nandudun ka sa party na yon at kung sino-sino ang pagkakausapin ng babae, at saka, sinasabi niya, diligawan kita. Hindi ka nire-respeto nun. Gusto lang niyang mapansin siya kahit hindi mo pinapansin.
Ganun lang yon. Kasi hindi siya pinapansin dahil kilala na siguro siyang babaero or what, or ano, manloloko. O sinasabi niya lahat yung mga hindi totoo sa basta na lang makapagsalita. Yes. O, hindi maganda. Akala niya, ngayon siya na kinakausap niya lahat yung mga babae at sinasabihan niya, I love you, gusto kita. O, akala niya, magandang pakinggan yon ng babae. Hindi niya nalalaman na iinis sa kanya at nababastusan ang babae. Alin ba mas okay, Miss Treasure? Mahal kita kasi gusto kita o gusto kita kasi mahal kita? Gusto kita. Eka, kasi mahal kita. Oo. Ganun yon. Gusto kita kasi mahal kita. May sasabihin ko, bakit mo ako mahal? Kasi siyempre yung ugali mo, malalaman mo yun. Yung ugali mo kasi maganda, hindi ka gentleman, very decent. Ako kasi, ang gusto ko sa lalaki, gentleman, decent. Alam mo pag aking nakakakita ng ganon, very decent, nasasyak ako. Talaga? Oo, talaga. Meron akong naiisip agad na, uy, ang husay nito ah. Yun ang gusto ko talaga sa lalaki. Ayoko nang ang lalaki nasa party eh. Kung saan nakikipagkilala. Oo. Naiinis ako. Hindi maganda. Hindi mag-behave. Oo. Mag-behave lang. Maupo at kausapin ka. Mag-usap tayo. Uh-oh. Dito ka lang sa tabi ko. Lalo na kapag ka in a relationship kayo. Uh-oh. Tapos sasamantalahin, makikipagkilala kung kanino. Diba? Tapos sasabihin na, ano mo ba yun? Sabi niya, ano mo ba si, wari ako, ano ba si Treasure? Wala kaibigan. Okay lang kung welcome siya talaga at kilalang kilala na. Pero kung ang motive niya ay dahil ang dami magaganda na mas lalong magaganda kaysa sa iyo, yun yung hindi maganda. So, dapat nagbe-behave siya pagka gano'n. At saka hindi. Parang hindi tayo nire-respeto. Pag yung wari, nandudun tayo sa party. Pagkatapos, maliligaw siya kung kani-kanino pupuntahan niya. Kasama mo ko nire. Parang hindi mo naman ako nire-respeto noon, yes, di ba? Exactly. Nakakainis yun. Mm-hmm. Pagkatapos, eto pa. Yung magkasabay kayo. Mm-hmm. Sabay kayo umuwi. Tapos, meron siyang nakilalang babae at yung babae, mahilig din. Makire, kumbaga. Sinabi niya na, yun ang kwento kasi nung babae. Sinabi niya na, sabay tayong umuwi. Ihatid kita. Sabi daw ng babae, yes. Sige, okay. Hatid mo ko. Tapos nandoon yung girlfriend niya. Hindi niya isinabay yung girlfriend niya. At yung babae ang kanyang ihahatid. Kaya nagalit siya kanya yung girlfriend niya. Sino ba naman ang matutuwa ng ganun? Ikaw ba na? Miss Nova, matutuwa ka ng ganun? Of course not. Alam mo yung mga nag-send ng love letter sa'yo, Komplikado. Yung kanilang love life. Komplikado. Ma-advise mo sa dalawang yan? Release na lang. I-release na lang nyo. At saka, alam nyo, hindi kayo sasaya dyan. Tatanda kayo dyan. May stroke pa yan. May stress kayo. But anyway, Miss Treasure. May stroke kayo at saka may stress kayo. Yes, Miss Treasure. Handugan naman natin sila ng release. Okay. Okay. RV release. Aawitin niya ni Mr. Ricardo Sison. Okay. Let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Release me. Love again. I had found a new love there.
awang wayo sa kayo. Release me, my darling, let me go. Okay, thank you to Mr. Ricardo Season. And Miss Treasure, allow me to read yung mga friend at yung mga nag-follow sa atin. Sabi ni Miss Gansi Pabalatsi, ikaw po talaga, sabi niya sa'yo. That's not a true love for me, sabi niya. And hello to Marge Tibayan, Filipinos in Malaysia, Malis Ching. Ano to? Hello ha, sabi ni Sarge Duca. Kilala mo to? And hello to Miss Botsoriza Clarine, Elena Acepcion, Cynthia Kern, and Miss Tess Escueta, Vel Arverses, Sinaida Cheka. Cute, cute, sabi ni Mom. And, ayan, Ellen P. San Gabriel, to Mr. Santiago Avesilia Eleco, Miss Mila Lapos, Miss Gina Espinosa, Miss Diana Pineda Manzano, Miss Riza Nicodemos, and Miss Nika Mocha. Ganun din kay Miss Milagros Manukdok. Ayan. So, stay put lamang po kayo mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa pagbabasa ng mga love notes. Dito sa Love Notes and Memories. Yes, go ahead, Miss Treasure. Yes. At pagkatapos mo, babasahin ko din yung love letter dito. Yes, okay. Okay. Galing po itong letter ko na to kay Maris. Miss Treasure, may nagugustuhan po akong babae. Kaya lang po, Mario? Kaya lang po, natatakot ako at baka po ako mabasted. Ngayon lang po kasi ako iibig. Kaya lang po, napakasuplada po nung gusto ko. Paano ko po ba siyang mapapasagot agad at nang hindi po ako matakot mabasted? Hindi naman po ako pangit. Guwapo naman po ako. Lalaki. Oh, Guwapo naman daw siya, hindi naman siya pangit. Kaya lang, natatakot siya at baka siya mabasted. Ano siya? Siya ba yung tipong tinatawag na torpe? Torpe siguro. Hindi, kasi ang lalaki, yun lalong natitipuan ka, gusto ka niya, natatakot siya na baka mabasted. Kaya nag-iingat siya, ano daw ang dapat. O, ano nga ba dapat gawin? Hindi, ganito muna. Kausapin mo na, parang be friend. Friendly. Friend mo na. Friend ka muna. Huwag kang magmamadali. Kasi alam mo, ang babae, pag minadali mo, ay nako, iiwanan ka niya. At saka mas maganda kung may sense of humor siya. Number one niya. Yan ang diba? Gusto ko sa lalaki. Tutuwa-tuwa ako. Pinapasaya ka niya. Diba? Ganon. Pero pag ang lalaki, walang sense of humor. Hindi na lang. Baka gusto mo yung katulad ni Katchupoy.
Ni Chiquito. Ganon. Hindi naman. Hindi ba minsan? Dolphy. Oo, yan. Diba? Diba minsan pag nag-uusap kayo, natatawa ka. Yung ganon. Yes. Pinapatawa ka na natural ways. Diba? Pero mas gusto ko yung ganyan. Oo, di ba? Oh, honestly. Torpe siya. Pero na... Kaysa yung serious, seryoso ka, serious. Oo, serious. Diba? Parang dadaling ka na sa hospital niyan. Oo. Huwag kayong... kasi, ang babae kasi, pag gustong-gusto nyo, mag-iingat lang po kayo. Kasi, misan po kasi yung mga ganyan ang tapang ang suplada. Lalo pat pag nalalaman niya na parang gusto mo siya. Suplada ng babae, nagsusuplada. Hindi po yung katulad ng mga babae, siya nanliligaw sa lalaki, siya nagbibigay ng kung ano-ano, siya lahat. Ang lalaki, hindi marunong, hindi natatawa yung lalaki sa ganun. Nakukonsumi ang lalaki, di ba? Dapat kasi maging seryoso pag kayo nanliligaw. Hindi yung naliligaw rito tapos mababalitaan ng babae naliligaw ka rin sa iba. Sa iba hindi busted ka agad pag nalaman, pag nagkita kayo. Yes. Busted ka. Pakita mo yung totoong katangian mo. Yes. Pero kapag ikaw naman na nililigawan, Miss Treasure, ipakita mo din daw lahat ng pangit sa'yo. Ako ganyan. Ako wala naman alam akong pangit. Diyan mo daw matetesting kung mahal ka talaga ng isang lalaki. Lahat ng pangit sa'yo, pakita yes, mo. Yes, be true to yourself. Yes. Be positive. Ako yes. Ganyan. Ako wala. Sinasabi ko lahat kung ano ako. Positive ako. Enthusiastic. Mga ganon. Tsaka, dapat kasi yan. Mayroon kasi yung pa-sweet ka, tapos pag kayo na, hindi nga halos ako, lumilipad na lahat. Ako diba? Kaya, kahit na wari ilang beses, dalawang beses, wari, naging boyfriend ko, 1, 2, 3, 4 na nagkikita, hindi pa ako sweet noon. Nagbibilang na, 1, 2, 3, 4. Oo, hindi ba? Nagiging sweet ako pag nakita ko mararamdaman mo yun sa lalaki kung nagiging sweet na sa'yo, kung nag-e-enjoy siya sa'yo. Nag-e-enjoy siya, di ba? Ayun, doon ko lang ipapakita yung love ko na truly, talagang ipapakita mahal mo, mahal mo siya, na true, di ba? Tsaka confident ka na gano'n, di ba? Ako kasi, napakahirap kong ligawan. Hindi ako basta-basta, niligaw, naku, ang dami kong pinaitingnan. Tsaka kung tumingin ako, mag-ulaw-ulaw, baba, tinitingnan ko. Talaga? Oo. Lalo pa kung yung daliri ng... Buti nga, hindi ka nilalayuan nun. Ay, okay lang. Kasi hindi ako takot. Kahit lang layuan mo ako. Bakit ikaw lang ba? Iniisip ko kasi, pag nilayuan mo ako, babaero ka. Yun ang palagi ko iniisip. Tsaka iniisip ko, layuan mo ako, tingnan ko kung makahanap ka ng katulad ko. Gusto ko, wari, girlfriend mo ako, iniwan mo ako, naghiwalay tayo dahil ikaw rin naman ang may kasalanan. May pinalit ka sa akin. Pag nakita ko yung ipinalit mo sa akin at saka dugyot, nakakahiya. Yung wala man lang kahit anong masasabi ko. Yung mga ganon. Yung bantipong, wala akong makitang matino dun sa babae. Ipagpapalit mo ako doon. Ay, anako, mahirap akong palitan sa totoo lang lahat. So what is the best advice for sino yun na gano'n? Lady ba yan? Lalaki. Mario. Lalaki. Mario. Okay. What is your best advice for him? Ang akin kasi parang takot siya mabasted. Takot siya, takot siya kasi mabasted. Mm. Ang sinabi ko nga kanina is dahan-dahanin niya. Baka ganun. So, slowly but surely. Surely. Ganun, diba? At saka, may mga babae kasi na gusto, may mga rose pa. Sa akin, hindi ako mahilig sa ganun. Kahit hindi mo ako bigyan ng ganun. Chocolate, flowers, and all. Hindi. Hindi ako ganon. Hindi ako materialistic. Ipakita mo yung totoo na pagkatao mo. Pagkatao mo. Hindi yung nililigaw ka sa akin. Tapos paglabas mo, meron ka na naman niligawan. Ano ba yun? Pag nalaman ko yun, hindi na. Pagbalik mo, walay na ako tayo. Ayoko na sa'yo. Okay. Diba? So that's for Mario. Nawala yung audio ko. Hello, 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 hello. Ano? Okay, Nari. Okay. Hello, hello. Ayan na. Okay, happy watching to you, Miss Alve Velez.
Ayan. Okay, so may love letter din dito. Letter okay. Tender ako, Miss Treasure. Dear love notes and memories, may tanong lang po ako. Nung araw, yung mga nagsisimba, nakabelo, nagsusuot ng maayos. Pero ngayon, ang daming liberated. Sabi nila, passion daw. Ang GF ko ay nakasuot ng maiksi palagi. Labas pusod at very, very proud, nakitang-kita ang kanyang katawan o kaseksihan. Pinagpapayuhan ko siya palagi at sinasabi kong irespeto mo naman ang Diyos na gumawa ng iyong katawan. Pero KJ daw ako, meaning killjoy. At galit pa siya sa akin, galit nagkalit. Ano pong dapat kong gawin? Okay, advice, Miss Treasure. Oh, yes. Kasi alam mo, pag ikay nasa simbahan, yan ay bahay ng Panginoon, di ba? Yes. Igalang mo ang Panginoon at huwag kang magsusuot ng kapansin-pansin na pangit sa mata ng tao. Maging disente. Ilagay mo sa maayos. Oo, ganon. Kasi kung wari, magsisimba ka, para kang pupunta sa beach. Lagay mo sa tamang lugar din. Oh, yes. Kung beach, pwede. Kung saan yes. pupunta ka sa beach, okay lang yon. Mm. Ipakita mo yung kuyukot mo, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Huwag naman for sale yung katawa mo na kahit saan lang, di ba? Oo, ganun. Kaya nga, minsan ako, pagwari, in-invite ako, anong party, anong klaseng party? Yan agad ang tanong ko. Ano yan? Pwede ba yung ganyan rin suot lang? Ganito? Ano ba? May attire ba? Ganon. Katulad yung pupuntahan ko sa Sunday. May party kasi sa 28. Hello, Ems Flores. Get well soon, Julian De Jesus. De Jesus ba yun? Kasi nasa ICU yata siya. Okay. Oo. Kaya, get well soon. God bless, Julian. Okay. Ayun. May pupunta. Kaya yun ang tinatanong ko, ano susuotin? Nag-gown ako kasi nga ako nga yung judge. Yes. Ako mag-judge, anim kami eh. O de, ako yung mag-judge, kaya ako mag-gown. Siyempre, ilalagay mo rin sa sarili mo. Sa yung, lugar. Sa lugar, yung sarili okay mo. Okay lang kung diba? Sa public, like the beach, diba? Like sa beach, yes, diba? Yes, kaya nga. Kung mag-beach ka eh, kahit ang kitang-kita ko, kahit mag-pek-pek short ka dun eh, diba? Yes. Diba? Yung iba kasi, uso daw o passion. And pero then, pagdating sa simbahan, syempre, i-exempt mo naman yung... Tsaka igalang mo naman yung Panginoon. Yan ang ating naglikha sa atin. Let's say, halimbawa, Miss Treasure, nasa simbahan ka. Instead na magbawas ng kasalanan si lalaki, nakatingin sa iyo, hindi makapag-focus, di ba? Oo. Eh di lalong nagkakasala na po yung lalaki. Tataon. Kasi iba na yung maiisip niya. Oo, kung diba? ano, naglalaro sa isip niya, kung ano-ano yung sasabihin niya, kung ano ba yun. Tsaka tingin na tingin, hindi rin siya makapag-concentrate, yes. Tsaka hindi siya makapagdasal. Gusto mo ba yung gano'n? Kasi, halimbawa, napaka-iksi, konting tuwad lang, kita na yung perlas ng silanga. Kaya nga, di ba? Diba? Totoo yun. Hindi maganda yun. Tapos sabi niya, maiksi daw yung suit niya, kita ang pusod. Didilat na ang pusod, di ba? Kaya nga, hindi maganda. Hindi yung sinusuot sa simbahan, magpaka-disente ka sa simbahan. Sakpan nyo naman po yung puso nyo, baka mamaya mausog, lalawayan pa yan. O yung papaya nyo, baka mabulok na yan sa katitingin, di ba? Labas yung papaya, di ba? Wala sa lugar, di ba? Baka akala pa nga, bargain. Diba? So, depende kasi sa lugar yan, di ba? Oo. Merong ganon. Merong ganon talaga. O yung pusod mo, makita may libag pala. So, merong kasing tao na pag naglalabaking na kayo, malalaman mo lahat ang kabahuan ng katawan niya. Di ba? Yung lahat ng amoy, maaamoy mo sa kanya. Lahat ng amoy. Ang baho. Yung ganon. Pero meron naman tao na mabango. At saka, kahit hindi naguhuban, makikita mo malinis eh. Basta just respect yourself. Yes. Napakalaga yung irespeto. Kaya nga, minsan, mayroong nangyayari, sexual harassment. Kasi yung iba, mahina sa tukso, di ba? Kaya nakakagawa din ng kasalanan. Kaya nga. Di ba?
Okay, so another letter sender dyan, Miss Treasure. Miss Treasure, may boyfriend ka po ba o kaya minamahal? Eh, ba't ako nakasama rin eh? Oo. Sana si Miss Nova ang tinanong nyo, hindi ako. Pwede ka naman na. Oh, may mga ano dito. Oh, sige, sagutin mo muna yan. May mga ano pa dito, mga question. Alam mo po, hindi ko po masabi na boyfriend o girl. Kasi po, pag po ang tao masaya, kahit po ano, sumasaya po sa aking buhay. Mm-hmm. Hindi po ako nalulungkot. Basta po, kung may boyfriend ako, masaya rin ako. Kung wala akong boyfriend, masaya rin ako. Pero, marami po talagang nagkakagusto sa akin. Yun lang po. Kasi po, masaya po ako kasama. Ang sobra po ang sense of humor ko. Kung ikaw po ay malungkot, sasaya ka, lalo po pag nasa kama tayo, lalo kang sasaya. Ganun lang po yun. At saka, isa pa, kasi po alam mo, siyempre, nung araw, hindi ba tayo nagkaroon ng boyfriend-boyfriend, di ba noon, bagong kasal kayo. Hindi po ba masaya tayo nung bagong kasal tayo? Kung saan-saan tayo nagpupunta, kahit nga po kotse, kung saan ginagawa natin eh, hindi po ba? Minsan nasa highway kayo, hihinto kayo para lang kayong magkiskisan, di ba? Kiskisan, di po ba? Okay. Ganun lang po yon. Masaya po talaga ako sa buhay ko. Hindi po ako talaga lumulungkot. Pero kung ako po yung magkaka-boyfriend at malulungkot ako sa buhay ko, eh hindi ko po kailangan ang boyfriend na ako itatanda at malulungkot. Gusto ko po palaging masaya. Alam mo, sometimes, maganda rin yung single ka. Wala kang problema. Totoo, hindi mo kailangan magpaalam. Magpapaalam ka, oo o hindi. Kaya nga. May stress ka pa, diba? Oo. Marami din benefits bilang single. Oo, masaya. Oo, kaya lang. Diba? Kaya lang, sa gabi, sometimes. Ang dami namang unan, diba? Iyakapin mo yung unan. Hindi po ba? Ang daming unan. Kaya okay po yun. Diba? Unan na lang daw ang yayakapin niya. total naman, andyan lagi si Machete. Okay, Miss Treasure, another question is, ano ang perfect love? Paano ba magmahal? Galing kay Nida. Ang perfect love is, lahat, respetuhan kayo. That is perfect. Pakita mo na mahal mo siya. Yung love, alagaan mo siya. Ganon, alagaan mo siya. Asikasuhin mo ang asawa mo or boyfriend mo. Ayan. At saka, sa palagi mo siyang sa umaga, good morning, kiss mo siya. Oo. Magkasama kayo, kiss mo siya. And during night time, yes, bago ka matulog, always say, I love you. I love you, Papa. Love you, Daddy. I love you, sweetheart. I love you, honey. Maghapon, kailangan ang ending nun palagi na salita is, I love you. Oh, yes. Alam mo yung mga Hello. Alam mo yung mga balo. Hello. Hello. Okay. Ano ba yan? Ayan. Tayo dito sa programang Love Notes and Memories. Okay. So, for me, ano ang perfect love? For me, it is a great love. Kailangan dedicated ka sa mahal mo sa buhay. Yun talaga. No one is perfect. Kasi, be positive always. Yes. Before talaga, naghanap din ako ng perfect love. Pero ang hirap talagang hanapin. Mahirap. Wala namang perfect at saka wala namang... Importante kasi yung dedication. Okay. Tapos na-appreciate mo yung husband mo or your wife mo. Madalas hanapin yan talaga ng isang successful marriage. Masasabi mo, sa successful marriage, mayroon talaga yan.
sometimes you argue, pero at the end of the day, ay nasasabi pa rin niya na, I'm sorry, I love you so much. Yung mga something ganon. Diba? Totoo, yan. Yan talaga ang maganda sa love. Okay, so we have another question. Eto, ako taga-tanong sa'yo. Ikaw taga-payo. Tama ba na kapag nagkakaedad, inawawala na ang gana sa sex? From Susana. Yes. Yes. Bakit? Kasi alam mo, nababawasan na yung ano? Wala na hormone? Nga tayong hormone. Tsaka wala na tayo. Hindi na nagwewet ang babae. Uh-huh. Ang lalaki rin wala na. Diba? Pero may paraan. May paraan. Ang daming paraan na. Uh-huh. Pwede mo namang hawakan yun. Parang... Diba? Ganun lang ah. Diba? Ganun lang yun. Oh. Tapos yung babae, magpalitan kayo. Uh-huh. Pero kahit na siguro yung... Ang babae kasi, kaya lang yan magwewer. Kung meron siyang ilalagay doon na kuwan para yung lalaki mag-enjoy. Pero pag ang babae hindi marunong, hindi sila mag-enjoy mag-asawa. Magiging ang pagsasama nila hindi masaya. Oo. Hindi masaya. Pero nasa sa babae kasi 'yon yung ituturo mo. Kaya doon nangyayari yung ng babae na lalaki kasi hindi siya nag-enjoy sa asawa niya or may sakit yung babae iyon ang paraan ng asawa niya lalo na yung asawa niya kung bata pa, wari mga 50s nang naghahanap talaga yan. Pero kung yung 50s na yon ay may sakit, wala, hindi na yon. Uh-huh. Wala na yon, hindi na pwede yon. Kahit anong gawin mo, bombahin mo siguro. Bombahin? Ganun lang, okay. Para mo mabomba yon, di ba? Okay, may message si Ganzi Pabalatsi. Okay. Love is like a rosary full of mystery, sabi niya. Okay, and hello to Miss Jana Cristel Manzano. Okay, so mayroon pang love letter dito, Miss Treasure. Payuhan mo na lang mamaya. Dear Love Notes and Memories, asawa ko maloloko at gusto yung mga, I'm sorry for the word, malalandi. Lagi na lang ako nagpapatawad at umiiyak kung bakit may mga malalandi na naninira ng relasyon na mag-asawa. At ang problema ko sa asawa ko ay sinasabing natural lang yon dahil lalaki daw siya. Hindi naman ako nagkukulang. Mahal na mahal ko nga siya kahit hindi ako kagandahan. Ang mahalaga, faithful ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Laurette. Alam mo, ang lalaki kasi masyadong malibog. hindi talaga yan totoo. Yung bang kahit na gusto nila, kahit na sobra-sobra na ang pagmamahal sa kanya at pag-aaruga ng babae. No contentment. Hindi, oh yes. Ang hilig pa rin nila na itutusok talaga sa kanila, itutusok nila. Mm-hmm. Ay para kayo mag-enjoy, pahigain mo yung babae, yung lalaki, at saka ipatungan mo para mag-enjoy kayo. Grabe naman. Oo, ganun nga. Para, kasi mahirap. Sa lalaki kasi mahirap. Ang lalaki kasi pag hindi nag-erect, wala. Yun. Kaya dapat sa iyo, patungan. Pahigain mo yung lalaki at patungan mo. Yun ba yun? Oo. Asawa mo, diba? Asawa mo, lokohin mo. Oo, ganun. Diba? Niloloko mo? Oo. Others kasi, Miss Treasure, ang mindset nila at role, huwag kang magpapahuli. Diba? Karamihan mong sasabi. Huwag kang magpapahuli. Kahit nahuli ka na, huwag mong aminin. Karamihan na lalaki, yan ang mindset nila. Ay. Or pag nahuli ka, umiyak ka, magdrama ka, kasi mukha ka namang artista eh. Diba? Yan yung mga mindset ng ibang lalaki. Not all naman. Pero ako, Miss Nova, hindi ako naniniwala sa ganon. Kasi alam mo, pag kinausap ko, wari, ang boyfriend ko, pag kinausap ko, pag aki nagtanong, sure na ako noon. Kaya ako nagtatanong sa iyo, sagutin mo yung tinanong ko sa iyo at pag hindi mo sinagot 'yon, nahuli kita na nagsisinungaling ka sa akin. Eh paano kung yung asawa mo nilalapitan ng higad? Handa na talagang nilapitan siya, kinamot niya, then makati yung higad eh. Gusto rin naman niya.
kasi mahilig din naman yung lalaki, di ba? Pag ang lalaki mahilig at talagang walang kasiyahan. At kinoconsider na niyang vitamins na niya yung mga yung mga babae niya, di ba? Totoo. Pero pag ang lalaki naman ay wala na, yung hindi na siya tinitigasan, hindi siya pupunta sa babae na alam niya na madaldal at mapapahiya siya. Paano naman masasabi mo dun sa mga babae na pumapatol din sa mga lalaking may asawa? Kasi alam mo, yung ganyang babae, kaya pumapatol yan. Hindi mo naman kasi masasabi. Kasi wari ako, walang asawa. Yung nagugustuhan ko may asawa, mag-usap kayo kung ano yung gusto, kung ano ang dapat yung arrangement. Di ba? Kung ano. Kasi, pag ang lalaki nagkagusto sa'yo, mahal ka rin. No? E di siyempre, bibigyan mo rin naman ng yung return. In return, bibigyan mo rin naman siya ng pagmamahal. Parang ginagrab mo rin yung opportunity na yung lalaki na may asawa ay nahuhumaling sa'yo. Pero hindi mo alam, nakakasakit ka, nakakaapak ka dahil may asawa nga, di ba? Oo, may asawa. Pero ang ibig ko sabihin, hindi mo naman yun mamahalin talaga, kaya mo lang mahalin siya kung alam mo na hindi ka niloloko. Ganun lang yun eh. Tapos sasabihin niya yung asawa niya, hindi naman niya may sakit daw, yung mga ganun, may sakit. Mga ganun na reasons niya. Oo. Pero ikaw, hindi ka naman irerespeto. Ano naman yun? Gagasgasin mo ako para lang yung asawa mo eh at maibigay lang sa iyo yung maibigay mo lang yung kasiyahan sa sarili mo, ako ang gagasgasin mo. Pero ang kapal labas noon, diba? Ang labas noon, balibaligtarin mo pa rin ang mundo, ikaw pa rin ang lumabas na mali at tagasira ka ng relasyon, di ba? Parang nako to the max your flirt, parang ganoon. Yes, at maraming yes. Flirt naman din talaga, di ba? Pero ang lalaki pag hindi ka gusto, hindi ka na talaga, hindi mo papakita sa iyo, hindi ka asikasuhin, hindi ka, wala. Paghihiwalay na lang tayo ng tadhana. Pag hindi ka gusto. Pero pag mahal ka ng lalaki, ipapakita niya sa iyo yung love kahit may asawa siya. Kaya lang, wari nga ako, natatakot ako dahil mamaya yan, malaman ng asawa mo, di ako naman ang tago, di ba? Pangit, di ba? Pero kahit nagmamahalan tayo, sa tago lang. Paano yun? Paanong pagmamahal yun? O kung may mamatay ng isa, tsaka lang natin pagpapatuloy. Kung ang mamatay ay yung lalaki, paano? O kung yung nauna. Pero alam mo, sa totoo lang, may exemption din kapag ang babae ay talagang naloko lang. Let's say, halimbawa, hindi niya alam yung may asawa, niloko lang siya. Okay. Pero kung alam mong may asawa na siya, di syempre, unti-unti mo na lang din iwanan. Ganun nga lang. Dahil, unti-unti rin bumababa na yung quality mo. Oo. Kapag hindi mo iniwanan yung tao. Diba? Pero ang lalaki kasi, kahit na gusto mo na siyang iwanan, pinapakita rin niya sa iyo yung pagmamahal niya talaga. Yung pagsisisi niya, yung pagmamahal niya. Palagi niyang sinasabi. Pero mahahalata naman natin yon kung mahal tayo ng lalaki o hindi. Dahil kung wala na siyang time and effort sa iyo, bakit mo mamahalin ang isang tala? Ilubog mo na lang sa timba. Minsan kasi sinasabi natin, love is blind. Kasi kahit na anong mali na nung isa sa lalaki o babae man, di ba? Kapag kayong minahal mo talaga, wala kang pakikinggang payo eh. Di ba? Gusto mo, sundin lang talaga yung nararamdaman mo. Siyempre. Until such time na napansin mo, dapang-dapa ka na. Oo, yun nga. Doon mo marirealize na sinayang mo lang yung effort mo. Oo, yun. Diba? Yun ang totoo. Pero meron talagang babae na tapat magmahal. Yes. Kahit na nalaman niya may asawa yung lalaki, minahal niya eh. Nagmahal, kasalanan niya. Diba? Kaya naman sa kanya, ang iniisip na lang niya, tumahimik na lang siya. Para walang sakitan,
Oo, nagmahalang kayo. Pero sa kanya, ang iniisip niya, huwag, kung po pwedeng iwasan, iwasan na lang. Mm-hmm. Lalo pat kung palagi kayong nag-aaway, hindi healthy yung yung inyong relasyon. Or di kaya, kung di man pag-aaway, complicated. Oo, komplikadong komplikado. Diba? Eh, okay lang sana kung wala, pero kung walang masasaktan, okay lang. Oo, kahit walang masasaktan, kung yung babae kasi walang problema kasi yung babae separated or wala na talaga. Oo. Yung lalaki may asawa, paano gagawin nun? Ang hirap, nakakatakot, limang ganon. At walang lihim na hindi nabubunyag, pwedeng kumalat yan. Handa ka na ba sa mga pagkakataong yun? Kapag kumalat, nagkasakitan, yung mga tendency na kaya nga ang dapat sa ganyan, wari yung babae, yung lalaki, wari may asawa. Yes. Kahit kayo mag-boyfriend, tahimik lang. Huwag kayong magsalita or may makakita sa inyo, okay, he's only my friend. Ganon. Huwag ninyong ipapakita na sa harap-harapan, nagyayakapan kayo. Hindi yun. Meron ganyan eh. Yung bang pinapakita niya yung boyfriend niya, ganun rin, ito yung boyfriend. Ba't mo masyadong ipapakita? Ba't ano ba yung boyfriend mo? Ginto ba yun? Hindi naman siguro ginto yung kanya. Alam mo, minsan, yung physical na kaanyuan natin, kumukupas din yan. Okay. Oo, kumukupas. Pero ang ugali, hindi yan nawawala. Kung ugali mo, ugali talaga yan. Hindi yan kukuha. Ito, mayroon na namang question. At talagang, alam mo yung mga question na to, pinapadala kay Ma'am Peto. Okay. Ano yung ibig sabihin na ang babae ay nangangati? Ano yung ibig sabihin na ang babae nangangati? Ibig sabihin, higad? Kailangan kamutin? Hinihigad ang babae kasi, yung wari, yung iba-iba yan eh. Wari, may boyfriend ka. Nakita nung babae, boyfriend mo. Ito naman boyfriend mo, makati rin. Di babae nga eh. Hindi nga, wari na nga yung babae, may boyfriend ka, nakita yung boyfriend mo. Nagustuhan ng babae yung boyfriend mo. Makati rin yung boyfriend mo. Ayun, niligawan siya. Nagpakita ng motibo si babae. Tapos niligawan din siya. Ganon. May babaeng ganon. Di wari, nakita niya yung lalaki. Kumbaga nga sa hinihigad siya, kakamutin naman niya. Oo, kakamutin niya. Kaya magkakamutan sila. Ganun ang nangyayari niyan, di ba? Talagang ganun eh. Hindi natin masabi yung love, alisin agad. Hindi natin agad masasabi yun eh. Parehong may kasalanan eh pag nagmamahalan. Walang may tama, may kuwan. Lahat may kakatama. Lalo na't kung doon lang nyo malalaman yan pag nag-away kayo, kung ano pinag-awayan nyo. Tapos ang may diferensya pa yung lalaki, tapos siya pa yung mayabang, siya pa yung ma-pride. Hindi ba? Doon mo yung malalaman kung ano ang ugali nung lalaki. Okay. Meron pa dito na question. Ang 75 years na lalaki, pwede bang magkaanak or buntis, makabuntis siguro? Okay. Yes, di ba? Oo, kung malakas pa po ang... Lalo na kung mas bata pa yung kanyang asawa. Oo. Di ba? Basta po't iyan eh, kasi... iba ang lalaki eh, di ba? Oo, hindi ka naman po makakabuntis kung hindi tulitigas yun sa'yo. Talaga? Saan ka? Kailangan patigasin pa? Siyempre, tatay. Pero may kung may menopause sa babae, may andropause na lalaki. Nakakabuntis pa yung andropause? Hindi kasi nga, paano kang lalabasan kung puro lamad na yung, di ba? Hindi ka lalabasan nun. At saka, mahirap labasan yung ganun. 75 eh. Naku po, sus Mariosa, baka puro balat yun. Di ba? Okay, another letter sender, last na sa akin ito, Miss Treasure. Asawa, ay ano ba to, hindi ito? Okay. Ano gusto mo, pogi o pangit? Teka nga, aanhin ang pogi kong tamad. Anong gusto mo? Pogi o pangit? Mr. Ashor? Pag pogi nga at tamad naman, ano ikaw bang tatrabaho para sa kanya? Hindi na. Diyos ko, hindi bali na ho akong maglagay ng asin. Kesa po naman na
ikaw papakainin ko, wala kang, lalo kung ako may pinag-aralan, lahat ay nasa akin, abe baka ako patayin ng magulang ko. Oo. Hindi na kailangan yan. Kasi ngayon yung magandang mukha para lang i-display mo. Oo. Kailangan, masipag, mabait, yung may kinabukasan talaga. Yung panahon po na to, hindi na kailangan ng gwapo. Yung kung gwapo nga, kung tamad naman, o gwapo nga, mataas naman ang pride, gwapo nga, akala niya, feeling gwapo siya, hindi naman, wala, malas. Kasi yung mukha kumukupas, yung demonstration. Alangan naman na kutsarahin mo yung mukha niya. Kaya nga, diba? At saka, kita mo yan, yung mga, tingnan mo yung mga itsura ng mukha ng lalaki no na, okay? Tingnan mo ngayon, ang laki ng pinapangit ng lalaki. Mas madaling tumanda ang lalaki kaysa sa babae. Talaga? Oo. Kaya ang papangit. Mas lalo kapag ang lalaki nakadepende lang sa babae, tapos tamad. Siguro ang ulam mo na lang, itlog sa umaga, itlog sa tanghali, itlog sa gabi. Puro itlog na. Diba? Hindi man lang nagwawalis man lang. Abi, magwalis ka, mag-tricycle ka man lang. Hindi ka nag-aral-aral pagkatapos eh. Minsan kasi, tayong mga babae, nagugustuhan natin ang lalaki kahit walang trabaho. Pero hindi yun dapat eh. Sa totoo lang ha. Yes. Ilagay mo naman yung sarili mo sa yung pinag-aralan mo, yung mga ganon. Kaya lang, nai-inlove tayo sa kahit na pangit ang ang tao o walang pinag-aralan. Kasi sa sense of humor. Ayun. Pag may sense of humor yan, at napapatawa ka palagi eh. Di ba nawawala yung stress mo? Kahit naman mga lalaki na may asawa, pag iyan eh hindi, nag-e-enjoy siya at nawawala ang stress niya sa'yo, hindi ka makakalimutan. Okay. So, ayan, Miss Rasher, medyo magbibilang na tayo ng minutes. Patutugtugin pa ba natin si Diomedes? Isa pang awitin ni Diomedes? Sige. Okay. Mr. Diomedes Maturan. Lonely table just for one. In a bright and crowded room, while the music has begun, I drift to memories in the gloom. Though the music's still the same, a bittersweet refrain. So play the song the way it used to be, before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear a love song and the melody. And even if the words are not so tender, she'll always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and I laugh and hide the pain. It's quite easy today go, then the song begins again. So play the song the way it used to be, she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear
So, we have last na lang. Last na last. Lang. Okay. Okay. Galing kay Gino. Miss Treasure, yung aking pong girlfriend, parang naaartihan ako. Kasi po siya, masarap, pinapasarap ko siya. Pero ako po, pag ako na po ang nagpapakain sa kanya, grabe, ayaw na po niya. Ano po kaya ang mas maganda? No give and take. Oh, hindi niya ayaw niyang sipsipin or kainin yung sperm ng lalaki. Eh gusto ng lalaki is kainin yung sperm niya. Sa bagay po, conforming po kasi yon, may sperm po kasi masyadong makatisal lalamunan. Meron naman pong napakadulas. Ano mo alam na Makati? Siyempre naman, lintsaga ka naman. Misa kasi po, nasa kinakain yun. O kaya naman po, pag po matanda na, para pong unti-unti na lang po na madulas na lang po, na clear yun po, pag po may edad na. Yun. Paunti-unti na lang po, hindi nga po mapupuno yung isang kuhanik. Ang liit-liit na po nun. Pero, mas maganda po yung ganong clear kesa po sa masyadong parang malapot. Makati po sa lalamunan yon, tsaka baka magkabulong-bulunan ka nun na ganon. Pero hindi naman po masama yon, kasi po, yan po kasi healthy naman po yan, vitamins naman po natin yan. Maganda nga po sa mukha, ipa. Totoo ba yan? Yan sinasabi mo? Parang stem cell? Oo, ang ganda po yan sa mukha. Oo, sa 30 minutes po, ilagay mo po sa mukha mo. Maganda po yan. Ayan, sa leeg mo, yung ganun po, ang ganda. Pambabawas ng wrinkle? Oo, dito sa ganyan mo, hindi magsasag at magkakaroon ng mga ganun. Mm-hmm. Yung po, yung iba nga po, binibili pa po yan eh. Talaga? Oo. Naranasan mo bang bumili? Ikaw talaga? Ikaw talaga, oo. Bibili. Pero, magkano ba yung ganun? Lagay mo sa rep. Eh, pag bumili ka. Magkano ba yung ganon? Conforme kasi. Meron kasi may mga rough niyan. Makikita mo kasi pag puting rough yun. Pag yung parang madulas-dulas at saka maganda yun. So may classification pala. Pero pag masyadong malabnaw na malabnaw. Huwag ka nalang bumili, manghingi ka nalang. Eh nakakaya naman hingan, di ba? Paano? Saan mo hihingin? Kaya nga dapat, yung boyfriend mo, sasabihin mo, may lalaking nahihiya. Uh-oh. Ilalagay na lang siya basta sa'yo. Hindi naman niya nalalaman. Ilalagay na lang niya sa face mo. Oo. Hindi naman niya nalalaman na yun maganda. Oo. Pero, meron din po, dun mo rin po makikita ang sakit ng lalaki. Pag po mabaho. Oo. Uh-huh. May amoy po yan mabaho po. Once na yan po mabaho, mayroon pong sakit ang lalaki. So, hindi mo pwedeng gamitin. At yellowish po. Uh-huh. Ay, nako, may difference po ang lalaki niyan. Uh-huh. Kaya po, minsan, ang lalaki, nagsesekreto. O kaya naman po, minsan, gusto niya patay ang ilaw pag kayo magsesex. Para po hindi mo makita yung kulay nung lumalabas sa kanya. Ganun po. At saka yung pinaka, minsan po kasi ang lalaki, yung pinaka puklo po niya, yan po masyado po yung nakapailalim. Hanggang yung pong nandoon sa puklo na, minsan po, puro, doon mo makikita yung, ano ba yon, yung tattoo. Meron pong pangalan yun, yung pinakapuklo niya na yun. Ay, hindi po ba yan? May tattoo po doon. May minsan po kasi may babaeng ayaw ng tattoo. Kahit po ako, ayoko nang may tattoo. Natatakot kumbaga, po ako. Kumbaga, ang kinis-kinis na nga yung ano mo, kotis mo, tapos doon ang hiya mo pa. Parang ganun. Parang ganun. Tinan mo kanina yung babae. Natakot ako. Kahit saan meron na, maski sa mukha niya. Yes. Hindi ba nakita mo kanina? Yeah. Nasyak ako. Sabi ko, kaya tina mo, ang ganda-ganda ng ang kotis mo. Tapos lalagyan mo lang. Sisirain mo lang. Ganon. Mm. Kaya, yun po, hindi po maganda. Doon mo po, kaya po ang lalaki gusto nakapatay ang ilaw. Mayroon po yan sinisekreto. Kung hindi po yung kulay ng kanyang sperm, yung pong sakit niya, makikita mo sa katawan niya. Lalo po dito sa batok niya, dyan po sa
makikita mo po yung mga sakit niya. Kaya po yung pag po siya may mga prostate cancer. Prostate. Oo, may mga kukuha mo. Okay, Miss Treasure, at batiin naman natin yung mga ano mo, last na. Oo, sige. Batiin muna namin. Yung dynamic ano niya. Batiin muna at last na at kami po eh. At binabati ko po ang aking mga dynamic lovers, officers. Okay, paki-plus nga, RV, yung dynamic. Oo, yung kanyang ano, ikaw yata ang president niya. I'm the founder and president. Thank hello, you, Bert. Percel Ann S. Kahulugan. Ayan. Okay, hello to Kufer Kahulugan. Okay, so, pansamantalang mamamaalam na po kami. Siyempre, hanggang sa muli. Hanggang sa muli po. Sa Thursday po. Next sa susunod Thursday. Na Thursday, mga kaibigan. Magsulat po kayo ng okay. Hindi naman po masama yun. Magtanong po kayo sa akin kung ano mo ang tanong. Hindi po masama. Hindi naman po. Wag, yung iba kasi nakatatakot daw sila. Baka daw malintikan tayo. Hindi naman po sa sasagutin lang naman po pwede namin. Pwede po kayong magtanong? Comment section po. Okay? Oo, ganun lang po. Sa kakambi po, magtanong po kayo kung kayo nahihiya sa akin magtanong, okay lang po yon. At lahat po na yan ay sasagutin namin. Kahit po ano, sasagutin namin. Huwag po kayong matakot na baka kami ay malintikan sa buhay. Baka daw tayo malintikan. Take care po, Miss Rachel, sabi ni Ganji. Okay, thank you so much. At syempre, may extra tayo, RV, about Paraluman. So, I'm Nova Season. Hi, have a wonderful treasure. Day.